Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong taong 2000, nagkaroon ng outbreak, pero hindi nito inaatake ang mga hayop o mga tao. Bagkus, naminsala ito sa mga computer sa buong mundo. Sa ulat ay naitala na ang pinsala ay nagkakahalaga ng tinatayang $5 to $8.7 billion. At para matanggal ang nasabing computer worm, ay gumastos ang iba't ibang bansa ng tumataginting na $10 to $15 billion. Ang Pentagon sa Estados Unidos na headquarters ng United States Department of Defense, pati ang CIA, British Parliament at ilan sa mga pinakamalalaking korporasyon sa buong mundo ay kinailangan na pansamantalang i-shutdown ang kanilang mail system para lamang maprotektahan ang kanilang sarili sa mapaminsalang computer worm. Nang sinunda nila ang pinanggagalingan ng nasabing computer worm, ay nagulat ang mga tao lalo na sa Pandacan, Maynila, dahil doon di umano nakatira mga programmers at hackers na gumawa ng nasabing mapaminsalang program. Ating balikan ngayon ang kaso na tinawag ng Smithsonian Institution na isa sa top 10 most virulent computer virus na nangyari sa kasaysayan ng mundo. Si Onel de Guzman ay nakatira at lumaki sa Pandacan, Maynila. Ayon sa ulat, siya ay mula sa lower middle class na pamilya. Siya ang pinakabunso at nag-iisang anak na lalaki ng kanyang ama na tubong Samar Island. Sa edad na 12 taon, sa halip na makapaglaro siya sa kanyang mga kaedad at mga kababata, ang curious na si Onel ay mas nahilig na butintingin at suriin kung paano gumagana ang computer na kanya nakakatandang kapatid na si Irene. Nang siya ay nakagraduate sa high school, hindi nagulat ang mga tao nang kumuha siya ng kursong programming sa AMA Computer College. Ang kanyang curiosity sa computers ay lalong lumago, kaya ilang oras ang kanyang ginugugol para magbasa ng mga programming commands. Hindi lamang mga libro ng kanyang professor ang kanyang binabasa, maging ang libro din ng kanyang kapatid tungkol sa mga computers. Hindi doon nakontento si Onel at sa kagustuhan niyang lalong mapalawak ang kanyang kaalaman sa mundo ng programming, pumupunta siya sa mga bookstore sa kanilang lugar para magbasa. Kalaunan ay malimit na rin siyang makita sa mga cyber cafes para lamang manood ng mga taong nagtuturo kung paano maging matagumpay na programmer at pati mga teknik ng ilan sa mga magigiling na programmers sa loob at labas ng Pilipinas. Bukod sa obsession niya sa computer at programming, mahilig din si Onel sa paglalaro ng mga sikat noon ng mga video games tulad ng Street Fighter at Tekken. Nang hindi na siya kontento sa simpleng pagbabasa at panonood lamang, si Onel ay gusto nang i-apply ang kanyang mga natutunan. Pero dahil sa limitasyon sa kanya na kanyang paaralan sa kung ano ang dapat at hindi niya dapat gawin, ang curious na estudyante ay ginamit ng palihim ang computer ng kanyang kapatid na si Irene. Gamit ang mga commands at mga codes na kanyang nakita at natutunan sa mga textbooks at videos sa internet, ay tinest niya ito sa computer. At siya ay nagulat dahil matagumpay niyang nagawa ang kanyang test na hindi nasisira ang computer. Sa isang article ay inilarawan na isang computer whiz si Onel dahil kahit hindi pa siya nakakagraduate sa college, ay nagsimula na siyang magbenta ng mga computer thesis sa kanyang mga kaklase. Nagsimula na rin siyang makihalubilo sa ibang mga estudyante na palaging nangahack ng internet accounts ng ibang mga tao. Doon niya natutunan kung paano mag-hack ng computer ng isang tao na hindi nito nalalaman para makuha nila ang mga credit card information na karaniwan nilang ginagamit para ma-access ang mga X-rated websites. Kalaunan ay nakagawa siya ng isang program kung saan ito ay kanyang ginamit para kunin ang internet account password ng isang tao na hindi nito nalalaman. Sinabi niya na madali itong gawin ng panahon na yun dahil madaling maloko ang mga tao basta maganda at guwapo ang mga litrato na ilalagay mo sa profile picture.
Ang kanyang ginagawa ay papasok siya sa isang chat room at gamit ang isang litrato na nakita niya lamang sa internet ay papadalhan niya ang kanyang kausap ng isang file. Kapag ang taong yun ay binuksan ang file ay doon na niya makokontrol ang computer na hindi nito nalalaman dahil ang file na ipinadala niya ay naglalaman ng isang remote software. Ayon sa kanya ay kung na-access na niya ang computer ay kukunin lamang niya ang internet password ng mga ito dahil wala siyang internet account noong panahon na yun. Kahit sa galing at talento niya bilang isang programmer, nahirapan naman si Onel na makuha ang kanyang degree dahil ilang linggo bago ang kanyang graduation, ang di na kanilang eskwelahan ay nireject ang kanyang thesis proposal na may title na Trojan Password Stealer. Ayon sa kalaunang interview sa nooy Senior Vice President ng AMA Computer College, nakalagay sa desisyon ng dean na ang dahilan kung bakit niya nireject ang proposal nito ay dahil sa hindi nila hihikayatin ang maling gawain sa kanilang eskwelahan. Ilang araw pagkatapos ma-reject ang kanyang thesis at bago ang nakatakdang graduation sa kanilang eskwelahan, si Onel ay pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan noong high school. Uminom siya ng beer at kumain ng isaw. Pero habang masayang nakikipagkwentuhan si Onel sa kanyang kaibigan, ang isang empleyado naman na nakadestino sa Hong Kong ay binuksan ang kanyang email sa trabaho. Sa kanyang inbox ay nakakita siya ng isang email. Ang walang kamuwang-muwang na empleyado ay binuksan ito pero lingit sa kanyang kaalaman ay naglalaman pala ito ng mapaminsalang computer worm. Ilang oras lamang pagkatapos noon, ito ay kumalat sa iba pa mga computer sa kanilang opisina at kalaunan ay naiulat na nasira ang 13,000 computers noong araw ding yun. Mula Hong Kong ay naabot na rin ang computer worm ang Europe at Amerika. Sa loob lamang ng 10 araw simula nang ito ay natuklasan, naiulat na umabot na sa halagang $15 million ang halaga ng mga nasirang computers. Ang lahat ng IT experts ay ginawa ang lahat para mabigilan ang computer worm. At habang humahanap ng solusyon, ang Pentagon na itinuturing na most secure building sa buong mundo ay kinailangan na i-shutdown pansamantala ang kanilang email system para hindi pa lalong lumala o maapektuhan ang kanilang mga computers. Ang kanilang ginawa ay sinunda ng CIA at British Parliament para maprotektahan ang mga importante nilang mga files sa kanilang mga computers. Kahit ang mga malalaking korporasyon ay hindi rin nagpahuli at ipinag-utos din nila sa kanilang mga IT experts na pansamantalang i-shutdown ang kanilang mga email servers para mapigilan ang pagkalat nito. Kung nagtataka ka na bakit ang lala nang nangyari, yan ay dahil sa noong panahon na yun ay kontrolado ng kumpanyang Windows ang 95% ng personal computer market. Kahit ang mga opisina ay karaniwan ding gumagamit at bumibili ng promo ng Windows na bundle plan kung saan kapag binili nila ang Microsoft Office ay kasama nito ang Outlook na kanilang ginagamit sa mga email. So paano kamo gumagana at kumakalat ang nasabing computer worm? Hayaan mong ipaliwanag ko sa'yo. Base sa mga ekspertong tumingin sa source code ng computer worm na tinawag nilang Love Bug Worm o I Love You Virus, ay nabuo ito gamit ang pinagsama-samang mga malicious software na makikita lamang sa internet. Ang gumawa nito ay gumamit ng Visual Basic Scripting na para sa mga pangkaraniwang tao na hindi programmer, makikita nila ito bilang VBS file. Para sa kanila, ang mga taong walang background sa IT o kaya kapag hindi tech-savvy ang isang tao na makakatanggap ng email, ay madalas silang mabiktima ng computer worm na yun. Ang kombinasyon ng hindi pagiging tech-savvy at ang bagong release na operating system na Windows 2000 ay hindi rin nakatulong dahil ang bagong OS version na ito ay itinatago pala ang file extension by default. Hindi katulad ng mga nakaraang OS na ito ay isang option para sa isang tao kung gusto nilang itago ang file extension. At dahil sa butas at hina ng bagong release na operating system na Windows 2000, nakakita ang hindi kilalang programmer slash hacker na gumawa ng isang malware para i-hack ang mga computers gamit ang isang tinatawag na Love Bug Worm. Karaniwang magsisimula ang lahat sa simpleng email na naglalaman ng mensahe na kindly check the attached love letter coming from me. Ang mga taong akala na meron silang mga secret admirers o maaaring ang iba ay curious lamang
ay karaniwang hindi magdadalawang isip na buksan ang attachment para makita ang sinasabing love letter. Ang actual na computer worm ay nakalagay sa attachment. Kung matatandaan mo, sinabi ko na gumamit ang programmer ng Lovebug Worm ng VBS Scripting. Pero napansin ng mga eksperto na ang file name ng love letter ay dinagdagan din ng extension na TXT. Ang taong magda-download ng love letter file ay hindi magsususpecha dahil mula sa panlabas, ito ay tila isang pangkaraniwang file lamang na naglalaman ng mga salita. Pero kapag tapos na itong ma-download at binuksan ng user ang love letter, ay doon na magsisimula ang dilubyo. Sa oras na mabuksan ang file ay hindi na magagamit ang user ang computer dahil ang Lovebug Worm ay susundin ang command ng source code at kikilos ito mag-isa. Una ay duduplicate nito ang sarili niya at pagkatapos ay pupuntahan nito ang directory ng computer at i-overwrite nito ang mga personal files tulad ng mga audio, mga litrato at iba pa. Babaguhin din ito ang registration key ng mismong computer na magiging sanhi kung bakit malilito ang operating system ng computer. Husa din ito magsesend ang email sa mga contact list na may attachment ng Lovebug Worm, kaya mabilis ang pagkalat nito. Ang huli ay gagawa din ito ng isang program na may pangalang win-boxfix.exe. Sa pangalan ay akalain mong ito ay isang program na makakatulong sa pag-ayos ng anumang sira sa software o hardware ng computer. Pero hindi ito totoo dahil ang tanging layunin nito ay nakawin ang passwords ng user. Ang mga taong may magagaling na utak sa mundo ng IT ay tinawag itong isang mapaminsalang computer worm dahil sa disenyo nito. Agad naglunsad ang investigasyon ng FBI sa nangyari at hindi sila nahirapan na tukuyin kung saan ito ginawa dahil sa mismong email ay nakalagay ang mga salitang Manila, Philippines at I hate to go to school o ayaw kong pumasok sa paaralan. Sumugo ng FBI sa Pilipinas at nakipagtulungan sa NBI para mahanap ang suspect na nakatira sa Pandacan, Maynila. Ang nooy dating NBI Director Federico Opinion Jr. ay agad bumuo ng dalawang units. Ang isa ay tinawag na International Police at ang pangalawa ay Anti-Fraud and Computer Crimes Division para matrace ang pinanggalingan ng computer worm. Ang dalawang unit na ito ay pinaghalong mga utak ng mga ekspertong dayuhan at mga Pilipino. Ang kanilang tanging responsibilidad ay tukuyin ang source ng computer worm dahil sa pagdaan ng araw na hindi nila ito nasusolusyonan ay hindi lamang mga simpleng computer mula sa mga opisina ang mapipinsala o mga sektor ng gobyerno pero maging ang mga universities at mga medical institutions tulad ng ospital. Sa kanilang investigasyon ay natuklasan nila na ang internet service provider na ginamit ng hacker ay ang SuperNet na isa sa mga ISP sa Pilipinas noon. Sa laki ng issue na kinasasangkutan ng pangalan ng kanilang brand, agad nagsalita ang COO o Chief Operating Officer ng AccessNet Inc. na may-ari din ng SuperNet na si Jose Carlota. Sinabi niya na ang hacker ay nagtatago sa likod ng screen at ito ay gumagamit ng mga peking email address tulad ng super.net.ph at mailme@super.net.ph. Idinagdag din niya na ito ay maaaring isa sa kanilang mga prepaid internet user. Ang NBI ay nakipagtulungan sa iba't ibang mga internet service providers sa Pilipinas para matukoy ang pagkatao ng salarin. Sa investigasyon ay lumabas na na-upload sa server ng Sky Internet ang Lovebug Worm noong April 28. At ang kanilang technical consultant ay nahirapan na mapigilan itong kumalat. Ibinahagi nila na para hindi nito masira ang ibang mga computers sa kanilang building, ay kinailangan nilang suspindihin ang kanilang mga email servers katulad ng ginawa ng ibang mga tao. Ang kumpanyang Trend Micro na isa sa nangunguna sa may pinakamagaling na antivirus software sa mundo ay iniulat na halos 2 million computer files ang naapektuhan at tinatayang milyong dolyaris na rin ang pinsala sa kanilang kumpanya. Ang Asia ay hindi naman gaanong naapektuhan kumpara sa Europa at Amerika dahil noong araw na umatake ang computer worm ay araw ng Biyernes. Pero kahit anong ingat ay base sa ulat ng PhilStar ay naapektuhan ang 13,000 files mula Japan at 3,800 files mula China.
Kinumpirma naman ng Noy White House spokesperson na si Jake Seward na hindi nagawang maapektuhan ng computer worm ang system ng White House. Habang abala ang mga otoridad sa paghahanap sa taong nagpakawala ng computer worm, sa isang lugar naman sa Pandakan ay nag-aalala si Onel dahil laman ng bawat balita ang pagtugis ng mga lokal na pulis, NBI at FBI sa tao na responsable sa computer worm. Ilang araw pagkatapos nito noong May 8, 2000, habang si Onel, kapatid niyang si Irene at nobyo nito na si Reyumel Ramones ay nasa loob ng kanilang bahay, bigla na lamang may lumagabog. Nang tingnan nila ang direksyon ay sinipa pala kanilang pintuan ng mga taong nakasuot ng itim. Bago pa sila makapag-react, ay sunod-sunod nang pumasok ang mga ito at inaresto sila. Doon pa lamang nila napagtanto na ito ay mga otoridad pala. Dinala sa presinto si Onel at si Ramones na nooy nagtatrabaho sa isang bangko. Kasunod ng paghuli sa kanila, ang kanilang mga mukha ay laman ng bawat balita at front cover ng iba't ibang mga pahayagan noon. Ayon sa press conference, ibinahagi ng NBI director na agad silang nag-request ng arrest warrant sa judge nang ang mga computer experts ay na-trace na ang pinagmula ng computer worm ay sa apartment na tinitirhan ni Ramones at Irene. Sa interview kay Ramones ay itinanggi niya na siya ay may kinalaman sa lovebug worm dahil simple lamang siyang tao na nagtatrabaho sa bangko at wala siyang kakayahan na gumawa ng ganoong mapaminsalang computer worm. Nang in-interview ng mga otoridad si Onel ay inharap nila ang thesis nito na nireject ng kanyang dean. Ibinahagi nila na ang kanyang thesis tungkol sa pagkuha ng mga passwords ay may pagkakapareho sa lovebug worm na kumukuha rin ng mga passwords. Si Onel ay hindi itinanggi o inako ang nangyari. Sa interview ay sinabi niya na ang kanyang Trojan password stealer na ginawa ay isang pastime project lamang na ang tanging layunin ay nakawin ang internet account password ng ibang mga tao para makakuha siya ng libreng internet. At nilinaw din niya na wala siyang code na inilagay doon para makapaminsala. Sa interview ay sinabi din niya na hindi niya inirelease ang program na kanyang ginawa at kung narelease man ito, yun ay maaaring aksidente lamang. Sinabi rin niya na hindi siya ang maaaring gumawa ng lovebug worm dahil kailanman ay hindi siya di umanong gumamit ng password na L-O-V-E o love. Isang teorya ang kanyang ibinigay sa mga otoridad na ang maaaring dahilan kung bakit may pagkakapareho ang kanyang program sa lovebug worm ay marahil ito ay pinakailaman ng isa niyang mga kaklase o kaya naman ay pinakailaman ng kanyang kapatid ang computer kung saan ito naka-installed. Sinabi niya na siya lamang ang tanging may alam sa pasikot-sikot ng nasabing program at pag ito ay ginalaw ng taong walang alam o hindi pamilyar sa mga source codes, ay mabilis itong magloko. Siya at si Ramones ay sinampahan ng kasong credit card fraud at kalaunan ay dinagdagan pa ito ng kaso dahil sa paglabag nila sa Access Devices Regulation Act of 1998. Ang batas na ito ay karaniwang target ang mga masasamang loob na nandaraya sa credit card. Sakop din ito ang illegal na pag-access sa credit card. Bakit kamo ito ang ikinaso at hindi ang Computer Fraud and Abuse Act o CFAA tulad sa ibang bansa? Yan ay dahil noong nangyayari ang kaso na ito ay wala pang batas ang Pilipinas para sa mga cyber criminals. Kaya mga prosecutors mula Pilipinas at maging ang NBI ay kailangang pumili sa mga batas noon na maaaring may kaugnayan sa ginawa ng mga akusado. Oo, tama ang narinig mo, hindi ilegal ang pag-hack sa Pilipinas noong sumabog ang issue tungkol sa love bug. Kung mahuli ka man na ng hack ay hindi yun ilegal dahil wala kang nilabag na batas ng Pilipinas. Ang NBI at mga prosecutors ay hindi mapakali dahil ang mata ng mga tao sa buong mundo ay nakatutok kung ano ang kanilang gagawin. Kaya para maipakita na aaksyon na nila ang nangyari, sinampahan nila si Onel at Ramones ng Credit Card Fraud at Access Device Regulation Act na tingin nila ay pinakamalapit na batas na maaari nilang magamit para maipakulong ang di umanong mga sospek sa paggawa ng mapaminsalang lovebug worm. Ang aksyon na ito ay hindi naman naging epektibo dahil ang butas sa batas ng Pilipinas
ay naging dahilan kung bakit kinabukasan pagkatapos maaresto si Ramones at Unel ay pinakawalan at inirelease sila dahil para sa judge, walang sapat na ebidensya na naipakita ang mga investigador. Sa desisyon ng hukom ay nilinaw din niya na ang batas sa credit card fraud ay hindi sakop ang mga computer virus at mga cyber internet crimes na di umano'y ginawa ng dalawa. Sa madaling salita ay ang nangyaring pagkalat ng computer worm, sinadya man o hindi ay walang paglilitis na magaganap at hindi mapaparusahan ng mga akusado dahil walang batas sa Pilipinas noon tungkol sa mga cyber crimes. At dahil sa walang nangyaring paglilitis, hindi malinaw sa mga tao kung si Unel at Ramones nga ba ang nag-release ng computer worm. Ang nangyari ay umani din ng iba't ibang mga reaksyon. Ang dating school ni Unel ay naglabas ng statement na hindi nila kinukonsinti ang ganitong uri ng pag-uugali. Sinabi nila na wala silang kursong Virus 101 pero meron silang kurso tungkol sa professional ethics. Para makatakas sa mata ng publiko at mga reporters, pinili ni Unel na mabuhay ng privado. Pero halos 5 buwan pagkatapos ng nangyari, noong October 24, 2000, nagpaunlak siya ng interview. Si Unel ay iba na ang itsura. Ginupit na niya ang kanyang buhok, siya ay nanaba ng konti dahil sinabi niya na mahilig siyang kumain ng lutong bahay at ginugugol niya ang kanyang oras sa paglalaro ng PlayStation. Sa interview ay inulit muli niya na hindi siya sigurado kung ang lumabas na love bug worm ay kanya ba talaga. Dahil kahit ito ay may pagkakapareho sa kanyang original na program, maaaring may ibang taong gumawa ng kopya at binago ang mga source codes. Idinagdag niya na kung ipinakita lamang sa kanya ng mga otoridad ang source code ng love bug worm, ay maaari niyang makumpirma kung siya ba talaga ang nagsulat ng codes o binago na ito ng ibang tao. Sa pagtatapos ng interview na yun ay nalaman ng publiko na siya ay di umano nakatanggap na maraming job offers mula sa iba't ibang mga tech giants o malalaking mga computer companies. Pero dahil sa mahiyain siya at gusto niyang matapos muna ang mga isinampang kaso sa kanya, ay hindi niya ito pinansin. Sa pagtatapos ng interview ay sinabi niya na tumigil na din siya sa pangahak. Ang mga tao ay hati ang opinyon sa kanyang interview. Ang ibang mga Pilipino ay humanga kay Unel dahil sa katalinuhan niya. Ang kolumnistang si Seth Maidans ay tinawag siyang national pride at genius dahil pinatunayan ni Unel na ang Pilipinas ay hindi papahuli sa pagiging creative at ingenuity. Ang kaklase din niya sa AMA College ay sinabi na proud sila dahil ang nagawa nitong program ay nagawang pasukin ang Pentagon, na para sa mga hindi pamilyar ay isa sa mga pinaka-secure na sektor ng gobyerno sa Estados Unidos. Idinagdag niya na hindi sila makapaniwala na ang Pilipinas na isang third world country na huling-huli pagdating sa teknolohiya ay kaya palang makapagsabayan sa first world country pagdating sa katalinuhan. Kung may mga humahanga kay Unel ay may nagsulputan din na bumatikos sa kanya. Isa sa kanila ay si Vincent Gugliotto na director ng McAfee Antivirus Emergency Rescue Team. Sinabi niya na malakas ang paniniwala niya na sinadya ni Unel na ikalat ang computer worm. Ang ibang Pinoy na parte ng cyber community ay hindi rin napigilan na batikusin ito. Isa sa kanila ay ang web activist na si Jerry Caimo. Tinawag nitong jerk si Unel dahil sa babaw ng dahilan nito. Ang businessman naman na si Jim Ison, na kilala at binansagang Philippine web pioneer, ay sinabi na ang dami naging pinsala na ginawa ng love bug sa kanyang computer dahil na rin sa kapabayaan niya. Dahil sa nangyari ay galit siya sa di umanong gumawa nito na si Unel. Idinagdag niya na ang tingin niya sa mga hackers ay hindi mga bayani, bagkus ang mga ito ay salot dahil ang mga karaniwang programs na ginagawa nila ay walang ibang layunin kundi ang makapaminsala. Dalawang buwan pagkatapos ng nangyari, ang Kongreso ay agad kumilos. Itinigil nila ang mga bills na kanilang tinatalakay para pagtuunan ng pansin ang pagsasabatas sa Republic Act No. 8792 o mas kilala ngayon bilang the e-commerce law na magpaparusa sa mga hackers.
Si Jeff White, na isang reporter mula England, ay sumumpang alamin kung sino ba talaga ang gumawa ng mapaminsalang love bug worm 2 dekada na ang nakakaraan. Sa kanyang article na inilabas noong May 3, 2020 sa website ng BBC, ay isinulat niya kung paano niya nakausap si O'Neill na pinaghihinalaan na gumawa ng love bug worm na itinuturing na isa sa mga mapaminsalang computer worm na naitala sa kasaysayan ng buong mundo. Nagsimula ang kanyang paghahanap kay O'Neill sa internet. May kumalat na ito ay lumipat sa Germany, Austria at sa Estados Unidos dahil di umanong ito ay na-recruit ng tech giant na Microsoft. Pero ang lahat ng mga ito ay walang katotohanan. Sa sobrang desperado niyang mahanap ang totoong kinaroroonan ni O'Neill, ay napunta siya sa Philippine Underworld at doon niya nalaman na noong 2016, ito ay di umanong may-ari ng isang cellphone repair shop sa Quiapo. Kaya dala ang kanyang passport at confidence na makikita niya ang tinaguriang genius ay bumiyahe siya sa Pilipinas. Noong April 2019, hawak ang papel na sinulatan niya ng pangalang O'Neill de Guzman ay nagtungo siya sa Quiapo. Kahit siksikan ay hindi siya tumigil na tanungin ang lahat ng tao na dumadaan kung kilala ba nila si O'Neill. Pagkatapos ng ilang oras, isang tao nagsabi sa kanya na minsan niya itong nakita sa isang phone repair booth sa isang mall. Kahit hindi siya sigurado kung saan sa loob ng mall niya ito makikita, ay pumunta si Jeff doon at nag-ikot siya ng ilang oras. Hanggang ang mga tao ay tinuro siya sa isang maliit na stall. At doon niya nakita ang 44 na taong gulang na si O'Neill de Guzman. Sa kanilang usapan ay inamin ni O'Neill na siya nga ang gumawa ng love bug worm na bagong version ng program na ipinakita niya sa kanyang thesis. Ayon sa kanya ay noong dial-up pang internet sa Pilipinas, mahirap at mahal ang maka-access ng internet. Kaya para maibsan ang kanyang problema, bilang isang magaling na programmer, gumawa siya ng program na magnanakaw ng internet access password. Di umano'y noong una ay nakafocus lamang siya sa mga walang muwang na mga Filipino dahil gusto lamang niya na kanilang mga internet access password. Pero nag-ibang lahat noong spring ng taong 2000. Mula sa simpleng pagnanakaw ng internet passwords, dinagdagan niya ng command ang source code na automatic na magpapakalat ng computer worm sa contacts ng mga user ng Outlook. Ito ay naisip niya dahil sa palpak ang design ng operating system na Microsoft 2000 na inirelease ng tech giant na Microsoft. Gumamit siya di umano ng title tungkol sa pagmamahal o love dahil para sa kanya ay mabilis na maiinganyo ang mga tao na i-download ang attachment sa email dahil maraming gustong magka-boyfriend o girlfriend at marami ang gustong makakita at makatanggap ng pagmamahal. Nilinaw niya na walang kinalaman si Ramones sa nangyari. Ibinahagi din niya na hindi na siya bumalik sa pag-aaral. Bagkus ay nagdesisyon na lamang siya na magtayo ng sarili niyang negosyo na repair shop na nag-aayos ng mga electronic devices tulad ng cellphone, laptops at iba pa. Sinabi niya na pinagsisihan niya ang pagpapakalat ng computer worm at dahil sa isa siyang mahihiyaing tao ay ayaw niya ng anumang exposure mula sa media. Tinapos niya ang interview na para sa kanya, madaming computer genius sa buong mundo kumpara sa kanya. Pero ang mga ito ay hindi narating ang kanyang ginawa dahil ang love bug worm ay tumatak sa kasaysayan ng mundo. Pagkatapos ng interview na yun, ay maraming katanungan at spekulasyon ang lumabas na maaaring makasuhan si O'Neill. Dahil una ay umamin na siya. At pangalawa ay may batas na ang Pilipinas tungkol sa cybercrimes. Pero para sa mga taong nagsasabi nito ay sana ay mapanood nila ang video na ito o i-check nila ang mismong batas ng Pilipinas. Dahil sa totoo lamang ay hindi nila maaaring kasuhan si O'Neill kahit umamin na ito dahil siya ay protektado ng 1987 Constitution of the Philippines Article 3 Section 22 na nagsasabi na no ex post facto law or bill of attainder shall be enacted. Sa madaling salita ay walang karapatan na litisin ang isang tao kapag wala pang batas noong panahon na ginawa ng nasasakdal ang krimen. Meron ding mga tao na nagsabi na may extradition treaty ang Pilipinas sa Estados Unidos. Kaya bakit hindi in-request ng gobyerno nila sa Pilipinas na hulihin si O'Neill para doon siya malitis?
Ang sagot ay hindi ito pwede dahil maaari lamang makapag-request ng extradition treaty ang Estados Unidos sa Pilipinas kung ang dalawang bansa ay parehong may batas na nilabag ng nasasakdal noong nangyari ang krimen. Sa kasamaang palad ay merong batas ang Estados Unidos para sa mga hackers noong nangyari ang issue noong May 2000. Pero nagkaroon lamang ng batas ang Pilipinas na sumasaklaw sa cybercrime noong June 4, 2000. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!